dati talaga nagtaka ako kung bakit bigla siyang sumulpot. Sumulpot sa social media at nag-ano siya ng mayaman challenge. So, halos lahat siyempre nagulat kung sino ba talaga ito si Mr. Leo Marcos. Hello guys, good morning. This is Nitan and welcome back to our channel. At bago pa ang lahat guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at click na rin po yung notification bell para ma-update kayo pag may bago kami yung video. Guys, ito naman, nandito naman kayo para pag-usapan naman natin itong mga kaganapan na nangyayari. So, pag-uusapan natin ito si Norman Mangosin na, aka Francis Leo Marcos. Na kung saan, alam naman natin guys na viral siya sa social media dahil nga dun sa mga pag-live niya, sa pagtutulong niya, pagbigay ng mga tuli-tulinadang mga bigas, di ba? Mga bigas, tapos mga kalabasa, mga pansit, mga diapers. So yun yung mga video na pinapalabas niya. Kaya lang guys, simula nung sumikat siya, marami naglabasan na mga nagre-reklamo sa kanya kaysa siya daw ay scammer. Basta marami siyang niloloko daw. At ito nga guys, nagsalita na yung FBI kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Francis Leo Marcos. Panoorin natin ito guys. Hello everyone, hello sis watch, hello sa inyong lahat. Hindi ko nakikita kung sino-sino ang nanonood ngayon. Shout out kay Armando Miranda at sa kanyang mga kaibigan na nasa Baguio at sa lahat tapos loyally supporter. Yung mga tunay na supporter na nagmamahal sa ating mga sa pamilyang Marcos mula kay Apo Lakay, kay Madam Imelda, kay Senator Amy, kay Bongbong Marcos at syempre sa kanyang mga anak. So narito po tayo muli sa update, narito tayo sa FBI, Cybercrime Division. Sa tulong po at sa pag-accommodate sa atin ng pinakamabait na si Chief Vic Lorenzo. So narito po tayo para po bantayan ang kaso po ni Norman Mangosin at Francis Leo Marcos. So far po, ang ating pong naka-encounter tayo kanina ng isa pang complaint galing po ng Isabela. Ayun po ay si Attorney Antonio kanina, yun na po na nai-post namin. So sila po yung bagong complainant na dumating. Habang po nag-aantay tayo dito ng mga complainant mula po sa iba't ibang lugar na masabi natin na niloko, di umano ni Norman Mangosin. Ayun, si Mr. Henry Banda at saka si Attorney Antonio Chavez. Sila po yung mga administrative staff o administration administrator ni Antonio Villamor Sr. doon po sa 39,000 hectares sa Santiago Isabela, Nueva Vizcaya at sa Quirino. Yung malalaking lupain na binabanggit ni Francis Leo Marcos sa kanyang video na kanyang asyenda. So ito po ay hindi pag-aari ni Francis Leo Marcos at ito po ay pag-aari ni Antonio Villamor Sr. So kung kitingnan po natin ang lahat ng mga complaints sa kanya, makikita po natin na talagang solido po na marami talagang kaso si Norman Mangosin alias Francis Leo Marcos. Hindi po ito persecution na tulad ng sinasabi niya at hindi rin po gawa-gawa ito dahil ito ay lahat ay previous cases at saka yung mga bagong kaso po. So atin pong binabantayan kung ilan at sino-sino po ang magkakaroon ng complaint. Marami na po, pero so far po, kailangan natin ng matibay na ebidensya, kaya po ginagawa ng ahensya ang kanilang pag-verify. Kasi po, kung sila ay magsasampan ng kaso at may mga taong gumagawa lamang at kwento lamang ang kanilang mga kaso at tinanggap po ng departamento nila, so sila po yung makukulaan. So ito po yung katotohanan, may procedure po ang FBI, especially po ang Cybercrime Division na may hawak ngayon ng kaso ni Francis Leo Marcos. So, yun mo po ang update. Dapat po merong mangyayari ngayon. Pero ang sabi nga po ni Chief, hindi pa natatapos ang documentation. Marami pa po kasing documents na kailangan nilang pagsamasamahin. So, araw-araw naman po, nandito tayo, magbabantay lamang sa kaso na ito. Kung sakali man po na mapunta tayo sa ibang lugar, tatawagan naman po nila tayo para po sa mga kaukulang detalye na pwede po namin ibahagi sa inyo. Kasi nangyayari po, nagkakaroon tayo ng mga fake news. So, yung fake news po, yung mga press release na nangyayari kay Francis Leo Marcos, tututusin na ngayon lang. Nakita naman namin na sa loob ng selda, nakapag-video pa siya. So, yun yung isang malaking, ano. So, they will have to find out kung sino at kanino nanggaling yung cellphone na yun para siya makapag-vlog sa loob ng selda. Because dati nga daw, mayaman challenge. Ngayon ay, criminal challenge. Tingnan niyo yung mga nangyayari, mga ginagawa ng taong ito. So, ako po ay narito para
naman po bigyan ng panahon si Norman Mangusin para lamang po patunayan sa lahat po na mga supporter ni Norman Mangusin na si Norman Mangusin ay hindi mabuting tao tulad ng inaakala ng lahat. Unang-una po kahapon po ang interview natin. Actually, dapat live interview ni Cristina Mangusin, ang unang asawa ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, na nagkataon po na brown out sa kanilang. So, nagkaroon tayo ng chance na ma-interview lang via chat. So, nagpaalam din ako kung okay lang i-post ang pati ang picture niya, but sad to say, natatakot po siya. For security reasons, so hindi natin nagawin yun, pero ipopost po natin yung napag-usapan natin, namin, especially kung anong karakter meron si Norman Mangusin. Unang-una po, si Norman Mangusin ay hindi mapagmahal na tao sa kanyang pamilya, sa asawa, sa magulang, at sa anak. Pero yung sa magulang at sa anak po, i-confirm din natin yan sa sarili niyang pamilya. Kasi po, aside lang yun ni Cristina yung nakausap natin, but yun po yung kanyang paliwanag sa atin. And the very second thing po, yun pong sinasabi yung matulungin sa kapwa. So, yung ang atin pong maibibigay dyan is, sariling opinion po natin to happy, nag-uusapan na ngayon. It's my opinion na may mga tao na nasa likod ni Francis Leo Marcos para i-build up siya kung ano man ang career na meron siya ngayon as isang YouTuber or internet personality, may tao nag-build up sa kanya. Kung ang kayamanan ng lahat na binabanggit niya ay hindi kanya, definitely may gumagastos sa kanya. So, lahat po na gumagastos sa kanya, malalaman din natin in the future kung sino-sino ito. I guess Sian was right. Yung testimony ni Sian, nung may katotohanan. Pero meron pa rin po behind that. So, kung sino man po yung nag-finance, definitely hindi rin po si Mr. Bernard Chong ang nag-finance sa kanya. So, babalikan namin kayo kung ano man po yung magiging update. So far, ito lang po yung update namin. So, hindi natin tatangkanan kung ano ang katotohanan. Mailabas lamang ang katotohanan sa taong ito na nilolobo ang sambayan ng Pilipino. At hindi lamang po ang sambayan ng Pilipino, kundi kasama na rin po ang iba't ibang, kasi this is international. So, kung ito man ay isang malaking sindikato, ito po ay ating malalaman. Kung si Norman Mangusin ay nag-iisa, napaka-imposible naman po. Dahil unang-una, wala siyang ipifinance para sa sarili niya. Walang DTI, walang SEC, walang pag-aari, kahit ano. So, napaka-imposible. So, siguro hindi naman ganun tayong above lahat. So, yun lamang for the time being. So, I'll see you all tomorrow again for new updates. At nabayan na lang po. Maraming salamat po. Marie Rojas. So, ayan na nga po yung pahayag ng sa NPI. So, maraming complainants daw na mga nagreklamo ng mga na-scam ni Francis Leo Marcos. Diba? So, ngayon guys, makakasama ulit natin si Ms. Marian para magbigay ng kanyang reaction. Ms. Marian, ano masasabi mo? Ito, masasabi ko, sa mga nagre-reklamo at sa mga nabiktima ni Mr. Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, mas maganda ho lumantad ho kayo eh. Magpa-interview kayo sa TV para ho magkaalaman at malaman ng tao ang totoo, kung anong totoo. Yun ang mas maganda eh, para matapos na yung issue na yan eh, di ba? At ito naman ho, di ba, alam naman ho natin na napaka-normal yun na kapag sumikat ng isang tao at sikat. Andiyan na yung mga black propaganda. Mga basher, magsisipaglabasa na yan. Yung mga paninira, magsisipaglabasa na yung mga issue na yan. Normal ho yan. Sana ho, dito ha, sa NBI, nirerespeto ho namin kayo. At guys, irespeto ho ninyo yung NBI at yung batas. Batas is batas. Dahil sila yung nakakaalam sa batas at sila yung may kaalaman sa pag-iimbestiga sa isang tao. Irespeto ho natin sila. At ito rin naman, sana maging patas yung investigasyon. Din ho ninyo, yung wala kayong papaboran at wala kayong tatakpan, kung ano yung totoo, yun ho ang lumabas. At manaig ho dito yung katotohanan at yung batas. Yun lang masasabi ko din na. At yung mga nasa, kung sino may mga nasa likod ni Norman Mangusin, kung sino may mga nag-finance na yun, et cetera, mas maganda rin, lumantad ho din kayo. Para, yun nga ho, matapos na yung mga issue na yan, magkaalaman ho din. At ito rin masasabi ko din sa inyo guys, din advice ko din na, nasa sa inyo na lang ho yan kung sino po yung paniniwalaan ninyo. Kung si Mr. Mangusin, yung batas, or kung si yung mga ninira, nasa inyo na ho yan kung sino pa paniwalaan ninyo. Pero sana din ho, alamin ho muna ninyo yung totoo. Kung ano yung totoo, kung fake news ba to, kung sino ba yung nagsasabi ng totoo, bago ko kayo maniwala, at bago din ho kayo maghusga sa isang tao. So, yan na, sana matapos na yan, yung issue na yan. Ako, sa gitna lang ako ha, wala akong kinakampihan. Sana lumabas na yung katotohanan para matapos na yung issue na yan. So, yan guys, yan lang masasabi ko, yan opinion ko ha.
Anyway, thanks for watching and mag-ingat po kayo lahat. Huwag niyo kong kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Ingat po kayo. So tama yun, Miss Marian. Dapat gitna lang talaga tayo para kumbaga wala tayo natatagasaan. Which is na yun naman ang ginagawa natin is magbigay lang ng reaction sa mga kaganapan. So yung akin naman, ang masasabi ko dito, nakakapagtaka, dati talaga nagtaka ako kung bakit bigla siyang sumulpot. Sumulpot sa social media at nag-ano siya ng mayaman challenge. So siyempre, nagulat din na, halos lahat siyempre nagulat kung sino ba talaga ito si Mr. Leo Marcos. Kasi siyempre napaka milagroso na kanya, kumbaga napaka milagroso yung kanyang paglitaw sa social media at naghahamon siya sa mga mayayaman sa kanyang sinasabi na mayaman challenge. So ako naman natuwa kasi nga, di ba, marami siya natutulungan at di naman natin masabi na kasinungalingan kasi nga si Mayor Isko Moreno, di ba, nung pinadala siya ng 200 something yata yung nabigas, nagpasalamat. Ibig sabihin totoo. Si Mr. Bong Revilla, yung anak niya, 'di ba, na mayor sa Cavite at yung mga iba pa na mga na lumabas sa social media na nagsasabi na natulungan sila. At ito naman, mayroon na mga lumalabas na mga na scam na hindi totoo. So nakakapagtaka lang, guys, bakit ngayon lang sila naglabasan nung sumikat na yung tao, ngayon lang sila naglabasan ng mga keso manluloko, ganyan, scammer, napakagulo as in, sa ngayon nga, napakagulo pa. So guys, ang masabi ko lang is, abangan na lang natin kung ano ba ang totoong mangyayari dahil nga sa nasa MBI na rin siya, nasa MBI na yung kaso, ika nga, nasa CIDG. So, abangan na lang natin kung ano ba talaga ang totoong kaganapan. Diba? Dati, nung naglumabas sa social media talaga, sabi ko nga, magpasalamat na lang tayo kasi mayroong tao na ganyan, na handang tumulong. Biro naman yung sinasabi niya, million-million, yung bahay niya na bininta na worth of 40 million para pang munbud lang doon sa mga tao, sa mga apektado ng pandemya nga, diba? Marami siyang binibigay. So, natutuwa ako. Sabi ko nga na magpasalamat na lang tayo kasi mayroong ganyan nila lang. Si Mr. Rapidol po nga nagsabi, wala na tayong pakialam kung saan galing yung pera niya, kung saan galing. Ang important natin, nakakatulong. At ito nga, marami nagsisilabasan ng mga complainant. Ang tanong ko lang, bakit ngayon lang kayo naglabasan nung sumisikat na yung tao na tumutulong sa mga tao? Ba't ngayon lang kayo naglabasan? Diba? So, sabi ko nga, i-ano na lang natin sa MBI kung ano ba talaga ang resulta, kung ano ba talaga ang kahantungan. Malalaman naman ang buong mundo yan kung ano mangyayari. So salamat na lang sa Mr. Leo Marcos sa mga natulungan mo, sa mga nabigyan mo ng mga pagkain. Maraming salamat na lang din. At kung ano man yung kaso na kinakaharap mo, isa na malagpasan mo yan, kung totoo man yan o hindi. So abangan na lang namin kung ano magiging next na mangyayari sa buhay mo. Siyempre, social media ngayon, wala ka na may tatago. Lahat. Actually, ang naiisip ko na ito, kung hindi man siya totoo, mayroong malaking tao na nasa likod ni Mr. Leo Marcos. Diba? So parang ginagawa lang siyang pran, diba? Mayroon siyang finance, diba? May nagpipinan sa kanya ng pira. At mayroon naman nagsasabi na foundation galing sa mga mayayaman tao, lalo pa mga abroad na nagpapadala sa foundation ni Mr. Leo Marcos. At sinasabi na, bawa sabihin natin, nasa 100% ang nalikom, kaya lang mga nasa 30% lang yun nilalabas na pera para ipagtulong sa tao at yung 80% sa bulsa na napupunta ng Mr. Leo Marcos. Yun yung mga kumakalat na mga sismis. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, pagka sumisikat ka na, di ba isisismis ka na, marami ka ng buzzers. So antayin na lang natin, guys, kung ano magiging resulta ng investigasyon dahil nasa MBI na yaman niya siya. Ilalabas naman niya kung ano ba talaga totoo.
Diba? So hanggang dito lang po ito guys at maraming maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat lalo na po sa mga kabayan kong OFW. Mag-iingat po tayong lahat, mag-iingat lahat ng magdasal na sana matapos na itong pandemya na kinakaharap ng ating bansa. Maraming maraming salamat po and God bless us po.